Meron naman akong gustong i-share sa inyo mga ka-alright at yun ay kung paano kayo makakapagpadala using PNB Internet Banking or pwede nyo gamitin din ang inyong mga mobile para makapagpadala using PNB Mobile Banking. Pero as of now, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano kayo makakapag-send through online using PNB Internet Banking. Alright! Welcome back to my channel at ako nga pala si JamesLatip at kung bago ka sa channel ko, i-subscribe mo na yan. Yung mga naunang mga tutorial natin sa channel ko na to ay mga about BDO, algorithm. Pero ngayon babaguhin natin dahil nung umuwi ako ng Pilipinas ay nag-open ako ng PNB. So ngayon, napadalhan ko na siya at nandun na yung pera sa PNB. At ngayon naman ay gusto ko siyang i-transfer sa aking BDO account. Okay, so yan ang ituturo ko sa inyo ngayon at stay tuned. Alright, so nandito na tayo sa screen ng ating computer at ngayon ay bubuksan natin ang ating browser at i-type lang natin yung PNB and hit enter at yan makikita nyo yung Philippine National Bank. So click nyo yan at dadalhin niya kayo doon sa mismong website ng Philippine National Bank. So ngayon, i-click natin itong Internet Banking Login. And then, hanapin natin yung personal account. Kung personal ninyong account, yung inyong ilalagin. So kung corporate naman kayo or maramihan kayo, itong corporate ang i-click nyo. So as of now, ang i-click ko ay personal account. At dadalhin nila kayo dito at para makapag-login. So, i-blur ko lang ang part na to para sa aking security. So, maglalagin na tayo. Ayun. So, nandito na tayo sa actual na account natin sa PNB. So, nakalagin na tayo. So, makikita nyo dyan yung pangalan nyo at saka yung amount kung magkano ang laman ng inyong account. Okay? So, i-blur ko lang ang part na to for my security. So, dito sa side na to, makikita nyo dyan yung iba't ibang option kagaya ng my account, transfer fund, pay bills, manage account, transaction receipt, UIPFS, product, credit card application settings, and logout. So para makapag-transfer tayo ng funds, dito tayo sa transfer funds. So click natin yan. After that, ito na yung lilitaw. So dito, may iba't ibang option kayo na pagpipilian. So kung magpapadala kayo sa inyong sariling account, click nyo itong My Account. So kung meron namang ibang bank, kagaya ng mga kamag-anak nyo, may PNB din sila, so pwede nyo i-click itong Other PNB Account. So itong dalawa na to ay ito yung para makapagpadala kayo to another local bank. May option dito na i-click nyo para makita nyo yung mga bank na available na pwede nyong mapadalhan. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yan mamaya. Pero before that, i-explain ko muna sa inyo itong dalawa. So, other local bank, PesoNet. So, dito sa PesoNet, merong ano kayo dito. So, makakapagpadala kayo ng maliit lang yung transaction fee. 30 pesos kada transaction. So, yung maganda dito, maliit lang yung transaction fee. Pero, merong ano sila dito, 2 p.m. cut-off banking days. So, ibig sabihin, kapag weekends ay makakapagpadala kayo pero sa kanan nila marireceive in the next working days na. Ibig sabihin, hindi nila makukuha during weekends. So, kung nagpadala kayo ng Friday or Saturday, Saturday and Sunday, so makukuha nila mga Monday pa. Okay? So, dito naman sa other local bank, instant pay. So, ito, real-time funds. Yeah. So, ibig sabihin, kahit weekends ay pwede kayo magpadala at makukuha nila sa kanilang account. Okay? So, dito tayo ngayon, ito ang method na gagamitin natin, yung Insta Pay. So, click natin. Ngayon, i-click natin yung account natin na ibig sabihin ay doon manggagaling yung funds na ito transfer natin sa ating account. Click natin. And then dito, mag-a-add tayo ng new PA. Ibig sabihin, yung papadala natin. So, click natin yan. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, dito, bank name. I-click nyo lang itong select bank
at makikita nyo dyan yung mga option na available na bank para mapadalhan nyo. So, click natin para makita natin kung mayroon ba silang BDO. So, click natin. Ayan. So, ito yung mga available na pwede nyong mapadalhan through internet banking dito sa PNB. So, napakarami silang option. Meron ditong, yung iba dito na bank, hindi ko kilala. Ang kilala ko lang dito yung Security Bank, Robinson Bank, at yung iba hindi ko na kilala, BPI, at marami pang iba. So, ang hahanapin natin dito is BDO. So, hanapin natin yung BDO. Ayan. So, Banco de Oro or Unibank Incorporated. So, click natin yan. After that, ilalagay natin syempre yung pangalan ng beneficiary na papadalhan natin. So, in this time, yung papadalhan ko ay sarili ko ring account. Meron akong BDO at gusto ko siyang i-transfer mula dito sa PNB papunta sa aking BDO account. Okay? So, ngayon, ilalagay natin yung pangalan. And then, ilalagay natin yung account number. Kaka-paste natin yung account number natin. And then, ipipaste natin dito. Ayun. So, okay na. After that, yung address. And then, check natin itong save PA to list. Para in padalan nyo ulit yung account na ito, ay nakasave na siya. So, ang i-change nyo lang ay yung amount kung magkano yung papadalan nyo. So, now, okay na lahat at na-fill up na natin. Click natin yung continue. So, ngayon, after natin maklik yung continue, ilalagay natin yung amount kung magkano yung papadala natin. So, take note, natingnan nyo muna yung inyong balance kung magkano kasi meron itong charge na 50 pesos. After that, ilalagay natin yung purpose. After that, click na natin yung continue. Ngayon, i-review natin yung ating inilagay na mga details kung tama ba before nyo i-click yung confirm. Alright? So, okay na. And then, click natin yung confirm. So, meron silang ipapadalang one-time password sa ating mobile phone. So, itong one-time password na isisend nila sa ating mobile phone, ayun yung mobile phone na nag-register nung kayo ay nag-open sa PNB. Then, click natin yung continue. Ngayon, makikita natin, fund transfer successful. So, ibig sabihin, successful na yung ating pagpapadala ng pera from PNB Internet Banking to our or to another local bank like BDO. At ganun lang po kasimple magpadala through PNB Internet Banking. So, kung gusto nyo naman magpadala through mobile banking, pwede nyo i-download yung application nila sa Play Store or doon sa App Store kung iOS ang inyong gamit. So, nag-search kasi ako ng mga online banking using PNB ay wala masyado akong nakikita. So, ngayon ay ginawa ko ang video nito para makatulong doon sa mga taong gumagamit ng PNB. Dahil alam ko na hindi lang BDO ang ginagamit natin doon sa Pilipinas, kundi pati ang PNB at iba pang banko ay ginagamit din natin. Pero, wala masyadong gumagawa ng mga video tutorial about dito. Kaya naman, nagtitake ako ng risk para lang magawa ito at may share sa inyo. Kaya kung sa tingin mo ay nakatulong sa inyo ang video tutorial na to, hit the like button and subscribe to my channel. At maraming salamat po sa panonood. Ang inyong subscribe at like ay ma-appreciate ko ng sobra-sobra. At maraming salamat again sa panonood. And as usual, this is JamesLatip and welcome to my channel.